nakakaipon ka naman kaya lang nauubos din agad, hindi rin nagtatagal yung ipon mo sa bangko. Konti na nga lang ang ipon mo, nagagastos mo pa. Paano ka nga ba makakaipon? Sinubukan mo ng envelope method, ipon challenge, paying yourself first, at automatic na pag-iipon, nahihirapan ka pa rin makaipon. Ramdam kita, ganyan din ako ng first few months ko nang magsimula ako sa pag-iipon at pag-i-invest journey ko. Sa loob ng 10 years ng pag-aaral ko ng personal finance sa IMG at pag-practice ng mga natututunan ko dito, in this video, isi-share ko sa iyo yung natatanging money-saving method that works for me at malay mo, baka gumana din sa iyo. Hi, ako nga pala si Nel Sembrano Lontok, dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay ako ng personal finance tips at mga tips kung paano ako nagkaroon ng time freedom doing IMG mission. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa iyo, panoorin mo itong video na to until the end. Sinubukan ko yung mag-set ng 20% ng income para sa savings and investment ko, kaya lang hindi ito gumana sa akin. Applicable ito sa mga fixed ang income. Which is hindi ito applicable sa akin dahil hindi naman po ako employed at based on my production yung income ko sa IMG. Now, i-share ko sa iyo yung step-by-step na ginawa ko at ginagawa ko pa rin until now, kaya ako or kaming mag-asawa ay nakakapagtabi monthly. Itong naiipon namin monthly ay nakakalat sa savings and investment namin. Ang first step na ginawa ko, which is applicable to all, whether you set a certain percentage ng income mo, recommended 10 to 20% ang income mo, or you set a specific amount monthly for savings and investment. Inalam muna namin magkano ang actual na nagagastos namin sa isang buwan. Sa food, grocery, toiletries, bayad sa kuryente, tubig, internet, postpaid plan, pagkain ni Hana, yung aso namin na makulit, allowance ni Mama, and business expenses namin. Usually, yan lang naman yung mga gastusin namin buwan-buwan. Pero kung may anak na kayo at may full-time job kayo, syempre isama nyo yung tuition fee ng anak, allowance ng anak nyo, allowance nyo pag pumapasok kayo sa trabaho, and other basic needs. At kung wala pang sariling bahay, syempre isama nyo na yung renta sa bahay. Ang ginawa ko, dahil ako naman din ang nagmamanage ng pera namin, nagbigay talaga ako ng time para isulat everyday yung actual expenses namin for the whole month. Hindi mo to kailangan gawin monthly ha kung tamad ka mag-record ng expenses mo. Enel, hanggang sa pinakamaliit na amount nililista mo? Yes, nililista ko kahit 10 pesos yan. Pag natapos mo na yung isang buwan na pagre-record mo ng expenses, ayan, meron ka ng basehan magkano ang monthly budget mo. Pwede ka na mag-set ng budget para sa basic needs nyo for the whole month. May dalawang klase ng expenses, variable and fixed expenses. Sa fixed, same amount lang yan every month. Variable naman, yan yung expenses na pwedeng magbago monthly. Siyempre, hindi natin may iwasan na tumataas yung presyo ng bilihin. Tumataas ang singil ng kuryente at tubig. Kaya importante na magdagdag ka kahit 1,000 pesos sa monthly budget mo. Total, kung may susobra naman sa monthly budget mo, pwede mo yung idagdag sa savings and investment mo. Ganyan din yung ginagawa namin. At least hindi ka kakapusin at hindi mo rin mararamdaman na tinitipid mo yung sarili mo. Akala ko ba, Nel, pay yourself first? Para sa akin ha, magagawa mo yung pay yourself first kapag malinaw sa'yo magkano ang basic expenses nyo monthly. Papapractice mo lang yung pay yourself first kapag alam mo sa sarili mo na meron kang extra money to save. Pero teka lang, wag mo namang gawing excuse na kaya ka di makakaipon ay dahil maliit ang sweldo mo at di sapat ang income mo. Pwede rin kasing maliit ang sweldo mo pero magastos ka at the same time. Di mo natatrack ang expenses mo daily kaya ayan, nag-overspend ka. Once na set mo na ang budget mo para sa expenses mo, stick ka dyan at huwag kang lalagpas. Hanggat maaari nga, mas maganda kung may sobra pa. Sa step na to, magagawa mo na makapag-compute ng amount na kaya mong maipon at ma-invest. E paano, Nel, kung kulang ang income namin sa basic needs namin? Eto na syempre, kailangan mag-isip ka na ng paraan para kumita ka ng extra. Move on na tayo, guys. Hanap na kagad tayo ng paraan para madagdagan ang income natin. Ako, ginawa ko 10 years ago, nag-join ako sa IMG kasi gusto kong matutunan paano ako mag-invest sa stock market. Pero nalaman ko na pwede palang gawing business ang IMG at ngayon full-time financial educator na ako dito. If you want to know more about it, meron akong separate video kung paano ko ginagawa ang business sa IMG. Pwede mo itong panoorin mamaya, ilalagay ko rin yung link dito sa taas ng video. At kung meron ka nang naset na amount for your savings and investment, i-practice mo na agad yung paying yourself first the next month.
Kung nagta-tights ka, pagkatanggap mo ng sweldo mo, syempre unahin mo yun. And then after that, i-transfer mo na agad yung sinet mo na amount sa savings and investment mo. Enel, ano bang unahin ko na pag-iipunan? Emergency fund ba? Long-term healthcare? Insurance? Retirement? College fund ang anak? Good question, kasi yan ang pag-uusapan natin sa susunod na step. Alam mo, isa rin yan sa challenge ko noong nagsisimula pa lang ako na mag-ipon. Di ko alam ano uunahin ko. Ang hirap kasi kapag kalat-kalat ang isip mo, di ba? Kaya nakatulong talaga ang natutunan ko sa IMG na Financial Foundation. Ito yung naging guide ko ano yung uunahin ko munang pag-ipunan. Dapat pala mag-start muna sa financial education. At least alam mo muna yung basic money concepts, paano nag-work yung healthcare, paano nag-work yung insurance, yung emergency fund, yung retirement, mutual fund, and stocks, estate planning. Napansin ko kasi madaming mga Pinoy ang naluloko dahil hindi sila nagbibigay ng time para pag-aralan ito. Yung iba kasi nagmamadali na kumita agad. Kakamadali nila, nag-i-invest sila sa mga illegitimate na investment. Kaya parang nawalang parang bula ang pera nila. Even before joining IMG, nagbabasa na po ako ng books ni Robert Kiyosaki, kaya alam ko na at nakita ko na yung importance ng financial literacy. Pangalawa ay dapat pala dagdagan ng cash flows. May dalawang paraan para madagdagan ng cash flows. Either maging masinop tayo sa pera o pangalawa, magkaroon tayo ng extra income para madagdagan yung ipon natin. Mas maganda syempre kung magawa natin pareho. After nitong dalawang block ng Financial Foundation, pwede na tayo magsimulang mag-ipon at mag-invest. Inuna ko yung healthcare. May dalawang klase ng healthcare, short-term healthcare and long-term healthcare. Ito lang ang tandaan mo, ang short-term healthcare, nagbabayad ka dito every year para makover yung kapag nagpa-check up ka, meron kang consultation, kapag na-hospital ka, kung nagkasakit ka, kinocover din nito yung mga dental benefit and APE. Pero kapag hindi ka nagkasakit, syempre, kung nahulog mo na pera, yun na yun. Hindi mo na mababawi yun. Ang maganda lang nun, kapag magkasakit ka at discovered ka. Ang long-term healthcare naman, ito yung pag-iipunan mo muna para pagdating ng araw, kapag 61 and up ka na or retired ka na at hindi ka na pwede sa short-term healthcare, meron kang healthcare na magagamit. Meron akong separate video about long-term healthcare. Pwede mong i-check yung link dito sa taas ng video. Panoorin mo yan after watching this video. Nung natapos ko ng mahulugan yung long-term healthcare ko, sinunod ko naman yung pagkuha ng term life insurance para madagdagan yung coverage ko in case of premature death. O kaya kung magkaroon ako ng critical illness or terminal illness. Tapos kung merong utang, dapat unti-unti ma-eliminate yan at mabayaran yan. Kaya napaka-importante na merong kang extra income, extra cash flow para mabilis mong mabayaran yung mga utang mo. Habang naguhulog ako sa term life insurance ko, nag-iipon na din kami para sa emergency fund na worth 6 to 12 months ng expenses namin. Ito depende ito sa source of income ha. Kung stable ka naman sa trabaho at pareho naman kayo ay merong trabahong mag-asawa, okay na yung 3 to 6 months worth of expenses na emergency fund. Halimbawa, gumagastos kayo ng 20,000 pesos every month. I-goal nyo yung 60,000 pesos to 120,000 pesos na emergency fund. At pwede nyo yung ipunin hanggang 3 years. After mo mabuo ang emergency fund mo at mabayaran kung meron mang mga utang, simulan mo nang i-build up yung investment mo sa stock, sa mutual fund, para sa retirement, para sa college fund ng anak, and other long-term goals nyo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo na dapat sabay-sabay yan matapos agad. Ang pagbuo ng Financial Foundation ay step by step, hindi ito mabilisan. Kami hanggang ngayon, we are still building our financial foundation. Alam ko kulang ang explanation ko in this video. Alam ko may mga tanong ka pa dyan. Yung mga nakikita mo na videos dito sa screen, yan ang susunod mo na panoorin para matutunan mo yung basic money concepts na natutunan ko rin sa IMG. Always remember to learn new things every day. Do what you love and enjoy life. See you again in another video.